Binoto namin ang presidente dahil po sa pangangampanya ng vice presidente. Kaya siya nanalo dito. Droga! Ang grabe yung aligasyon ngayon na kasama si Mr. BBM sa narcolist ni President Duterte noong 2017. Meron. Bakit ka makipag-usap sa mga tao na gustong ibagsak ang gobyerno? Hindi ka na, hindi ba? Are we stupid? Isang malaking kasalanan ng gobyernong ito dahil maraming Pilipino na nagmamahal kay PRRD, hindi papayagan ng Pilipino na may banyaga na aaresto kay PRRD. Magkakaalaman na pag dating ng panahon na arestoan nila ng PRRD, God may have mercy on our country. Sana hindi mangyari yon. Relation sa iba-iba naming kasama sa lalo na sa migrant communities ano at OFWs dito sa Europe po, mga ganon, 1,000. Mm-hmm. So aside from the families, yung mga membro lang 1,000 na. So they are just waiting po kasi hindi na masyado active ngayon nung nawala si President Duterte, pero nanahimik lang kami hanggat may bagong pagsibol ng buwan o na pagsibol ng araw. Ay, all out support kami kay Tatay Digong, ano? Kasi nakikita namin ang kanyang performance during his presidency. So, lahat kami dito sa Europe at ibang bansa ay suportado ang dating presidente. Siguro sa aking paningin, landslide victory ni Tatay Digong sa coming election. Kakampi, no? Ng taong bayan, only the SMNI. About naman sa ICC, medyo habang nakaraos kami ng maayos sa aming New Year celebration, in the other hand, malungkot dahil sa balitang ito. Itong nakapasok na ICC. Dahil ang ating pamahalaan, walang solid na panindigan doon sa kanilang binitawan na salita noon na hindi walang karapatan ang ICC. Wala na siyang karapatan sa ating bansa, no? Dahil hindi tayo miyembro. Ngunit, ini-entertain ito ngayon. So, para sa amin, mga supporters ni FPRRD, dahil nagustuhan namin ang performance niya, ano ba talaga ang stand ng ICC? Mabuti na yung magkalinawan na lang tayo. Magkaliwanagan. Hindi yung ganito ang balita ngayon, tapos after, babawiin. So mabuti na yung maging honest tayo kung ano ba talagang stand ng ating pamahalaan ngayon. So masakit ba sa inyo ng mga supporters ang ganong balita? Masakit na masakit, MJ. Sobrang masakit kasi kung tatanungin kami dito, you know, sa ngayon, we feel the absence of the president who was both makamasa and patriotic, no? And this is something we miss so much from FPRRD. Filipino people are people he loves. So we miss what he started to ensure safety wherever we go, to decrease the criminality, the criminal activity rather, and drug use in the country. Lahat ito na miss namin. And we miss the president who has bravery to comfort the oligarchs, you know, and genuinely cares for the Filipino people. And lastly, of course, no, ibibigay ko sa mga kasama ko ang iba dahil hindi ko maisa-isa na dahil sa sobrang miss namin sa kanya. And lastly, we really missed his sense of humor. You know, yung mga jokes niya na pag na napanood namin at nakikinig sa telebisyon,
imposibleng hindi kami matatawa. So, lahat ito, na-miss namin. Lahat ito na-miss namin. So, bilang naniniwala sa kanya, masakit sa amin yung pagpasok ng ICC ngayon. So, abangan natin kung ito ay aksipin ng ating pamahalaan, makikita nila ang suporta na nanahimik ng mga DDS before. Unity team resonated with us. Ano? Para nakikiisa ang buong Europa, mga OFW, migrant communities, sa Unity team. Naniniwala pa rin kami ng Unity, ng Unity team actually. Pero naintindihan namin na may mga personal interest yung ibang politiko. May mga taong nagbabalak na biakin ang pagkakaisa ng gobyerno. At may mga tuloy pa rin yung aspiration na i-confront nga, tunggaliin yung mga gustong masira ang unity ng government. Aware kami sa ganong pangyayari, so mahirap ipaliwanag sa mga network. DDS is a network development, iyan. It's beyond government. It's with any government. Gusto namin mag-cooperate. Pero aware rin kami na may mga sitwasyon, may mga kondisyon na kailangang pag-aralan muna bago magbitin ng salita at maggawa ng mga posisyon. So, sa ngayon, pinag-aralan namin mga sitwasyon regarding ICC na sa Netherlands ako. Kung ano man ang gagawin ng ating gobyerno, it's up to them, we respect them, pero handa kaming tumugon at gumawa ng contrary akbang, lalo na rito sa Netherlands dahil sa ginagawa nila for ICC. So, PRRD naman, suporta kami sa panawagan niya na buksan ang mga libro ng Kongreso. Kasi tingin namin, yun ang nangungunang issue ngayon na kailangan, gusto ng mga kaaway ng gobyerno na ilihis. Gusto nila, they want to divert the issues. So, malinaw ang mga personal interest ng mga tao, ng mga politiko sa gobyerno. Pero yung pagkakaisa ng government, parang, although maraming mga question, individual na mga doubts, pero nanatili pa rin yung paniniwala na ang government can survive this, lahat-lahat tayo. Ma'am Grace, may tanong ko lang, kung ano ba ang naikukwento na inyong kamag-anak dito sa Pilipinas, sa inyo dyan, sa Europa, common na parang inireklamo nila or mga hinaing nila? Yan, bumabalik ang criminality, isa yun, narinig mo yan. Tapos, bakit labas ng labas daw ang presidente? Tapos, bakit binabanatan ang vice-presidente? Bakit nangingibaw yung personal interest ng lalo na sa speaker ng Kongreso? Malinaw naman iyan. Hindi naman mga bobo yung mga tao rito at saka sa labas ng at saka sa mga pamilya. May mga question na kailangan sagutin ng gobyerno. Of course, kasama dyan yung pangaharas ng SMNI, pangaharas pag yung recently yung pag detain kina Lorraine at ka Eric. Parang maraming tanong ang mga tao dito tungkol dyan. Halo-halo kasi so kailangan ng malinaw na paliwanag both from the government and from our part. Parang lalo na sa amin sa Mindanao, nag-umpisa naman yung bombing. Ano? So sa Marawi, walang saan ba ang presidente? Yung pagmahal ng mga presyo, pati ang mga sibuyas, yung bigas, at saka yung mga tinatawag nating commodities, yung pagkain, kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na yung marginalized. So, parang hindi yata na nakita yung pagbabago, lalong it becomes worse. So, sa panawagan namin, dapat the president should go down to the masses. Kasi dito naman, nung dumating siya sa Europe, kahit man lang mag-dialogue sa amin, hindi kami pinagbigyan. And even in other countries, na magkaroon sana ng dialogue para makita niya at malaman niya kung ano talaga yung information from the ground para mabigyan niya ng pansin. Ang nangyari lang dito, nagsalita siya, umalis siya, late pa dumating. So, I don't think so now. Sana magbago siya no, sa taong ito.
dahil parang nakita namin sa kanya, he is really a weak president. So, sad to say. So, yun lang siguro ang masabi ko hanggang ngayon, sa ngayon, yung mga nangyari dyan sa Pilipinas. Mm. Kasi nakikita namin, habang kami nasa malayo, nakikita namin ang aming sariling bahay. Mm. It's not only from the local news, from also the source from the international correspondents. Mm. Si Queenie naman, ano ba ang kadalasan ng mga hinaing dyan ng ating mga kababayan Q sa Paris, France, yeah, na ipinapaabot, gusto nang ipaabot ngayon sa present administration? Yes, aside doon sa mga nabanggit ni Chairman Ben at Secretary Grace, yung security, no, importante. Bilang migrant and OFW, bumabalik na naman yung nakawan sa airport. So, medyo idagdagdag ko ito. And doon sa mga na-offload na mga OFW, bigyang pansin nyo naman yun. Sobrang bigat noon sa bulsa. So sana mabigyang pansin to ng ating gobyerno ngayon na yung pinangako nilang mahalin nila ang OFW, pabigat po ito sa kanila. So sana isa din po ito na dapat nilang bigyang pansin. Yun lang po ang maidagdag ko kasi lahat naman na mention na yung mga major ano na bumabalik kasi ang krimen talaga. Ano ba hindi kami bulag kahit nasa ibang bansa kami. Ano ba ang mga event na inyong gagawin in the coming days ahead, Chairman Ben, sa DDS Europe International para ipahayag inyong suporta at ang inyong mga panawagan dyan sa Europe? Magkaroon kami ng online meetings para malaman nila kung ano talaga ang political landscape ng ating bansa. At ano ang dapat gawin, ano? Sa update naman ng mga OFW at migrants dito, darating ang panahon na dadami ng dadami kami dito sa Europe. Last time nagkaisa kami dito sa Vienna, last week, nagkaroon kami ng visitation sa mga neighboring countries dito sa Europe. At nakausap namin yung isang ambassador dito. Sabi niya, they are welcoming about 10,000 Filipinos to Europe. Sa isang bansa lang yon. Hindi ko na lang sabihin yung pangalan. Ano. Yung mga skilled workers natin pupunta dito sa Europe, aside from the nurses. Even here in Austria, they are welcoming the coming of skilled workers and nurses na who will occupy the vacant positions in hospitals and aged home for the aged, kasi kulang dito ang mga trabahante. Kaya lang ang impact dyan sa atin, ano, even our scholars are coming here and they're not returning to the Philippines. Sabi ko naman doon sa mga scholars, balik naman kayo sa Pilipinas dahil kailangan kayo. I don't think so. Ngumiti lang sa akin. At saka mga OFWs natin, ang sabi ko, mag-brain drain tayo lagi. Ano kaya ang mangyari sa ating bayan? Ano kaya ang mangyari sa ating industriya kung nawawalaan tayo ng mga skilled workers, mga ITs, mga medical professionals? Yan ang iniisip ko. Lumuluha po ako dahil dyan. Dahil kawawa ang Pilipinas. Mm. Sana maintindihan, sana ma-realize ng ating mga sa gobyerno natin ngayon na every person is an asset to our country. Mm. And that will bring our country forward in international community. Mm-hmm. Yan lang po ang mensahe ko sa akin. Thank you, Chairman. Balikan ko lang si Ma'am Grace. Ma'am, marami nakapo na ngayon na mas nabibigyan raw ng boses ang legal fronts ng CPP-NPA sa mababang kapulungan. Ano ba ang masasabi mo dyan, ma'am, sa issue na yan? Yung tinatawag, if you give them a finger, they will eat the whole hand. Nabigyan sila ng pagkakataon sa Kongreso mismo. That's one. At hindi naman sila hihinto sa mga legal organization. I think the government should be more vigilant. Congress should be more vigilant. And ay, investigahin yung mga ginagawa nila. Tama naman si
Tatay Digong na kailangan imbestigahin ang mga iyan, plus the rest of course ng Kongreso. At suportado ko yung idea ng local peace talks at saka tuloy-tuloy sana yung ang gagawin ng ating NTFL Cup. Dahil locally, just nagsentro ang military sa lahat ng mga agencies to do their job for good governance. Natural, kung hindi pa tama, hindi pa consistent yung ating local government sa good governance, may puwang ang mga nasa kaliwa to entertain or to enter, may entrance sila kapag hindi pa rin ganap yung ating good governance. Unfortunately, it's not yet, parang matagal pa tayo. But it is good to note na marami na rin mga local governments that are doing their job. Kasi the more you think, the more you talk about the negative things, the more na meron silang ammunition for their propaganda. So, on one hand, kahit tama yung ginagawa ng SMNI na tugligsain ang mga ginagawa at pag-uudyok ng makakaliwa, maganda rin actually ang ginagawa na i-promote yung mga nagagawa sa local government. At I appreciate so much yung ginagawa ng laban ng bayan na pinapakita yung mga mukha ng mga military officers sa local government. They're doing good, but you're not yet there. So, bantayan natin lang sila. At mag-ingat sa ating mga sinasabi, kasi the more we say negative things, the more na meron silang chance to use it para manipulate nila tayo, para mabigyan sila ng chance to say something. Kaya sa akin lang, kailangan natin ng balance ba? Samantalang meron tayong mga comments sa gobyerno, tingnan din natin yung mga magagandang nagawa ng government. Ang ginagawa, kunyari, ginagawa ni VP, sa education, at saka yung iba pa mga ahensya na maayos naman ang mga trabaho actually. Kumisa na nakita ng mga tao kasi yung mga incidents, mga maliit na bagay, we forget the big picture ba? Kahit naman may comment ako sa president, pero tingnan mo yung kanyang vision, it resonates with the vision of the of racist Filipinos. Vision and policies. Iba, ginagawa nila, I don't know, kasi wala namang kami diyan. Pero sana hindi natin makalimutan yung big picture. Hindi pwede na comment lang tayo ng comment without looking at the big picture. At nasaan ba na ilagay yung mga negative na nagawa ng gobyerno. Anyway, NTFL is good. Sana matuloy. Local peace talk is good. Sana matuloy. At sana wala ng peace talks with the people in the Netherlands. Hindi naman kailangan yun. Ma'am Grace, sabi ni VP Inday, nako, pinuna niya yung exploratory talks, a deal with the devil daw, sabi niya. Paano bang masasabi mo doon yung napirmahan sa Norway? It's true. I do not agree. Tuon pa naman, nung nag-start si, I do not agree with the peace talk dito. We should learn our lessons na it does not work. Gagamitin lang nila iyan sa kanilang propaganda. Bigyan mo sila ng legitimacy para i-promote yung kanilang what do you sell? Bakit ka makipag-usap sa mga tao na gustong ibagsak ang gobyerno? Are we stupid? Have we not learned from history? Tapos, bakit hindi ko na-consult ang mga dating mga kadre na bakit hindi ka nakausap ng ibang mga tao? Bakit ilang tao mag-desisyon nito? Bakit hindi kasama ang civil society? What's wrong with our government? Ngayon ko sa kanila. Ang lesson kasi, it's hard. Sobra na kasi ba? At saka yung local peace talks works. Ang local governance, it's working. It's getting there. Mm-hmm. Saka alam naman natin na hindi ganun kadali. So why peace talk? Ma'am, ulit. Bago po ipasa ang bola kay Q dyan sa Paris, France. Nandyan po kayo ma'am nung nasawi ang leader po ng CPP-NPA na si Joma Sison. Ano ba po ang pagbabago sa pamumuhay nating mga kababayan dyan sa the Netherlands matapos po ang pagkasawi ng ulo po ng insurgency problem ng Pilipinas? Natawag mo ako? They are desperately trying to get back. But you give it to them. They do a lot of good work on the ground. Sa mga undocumented, sa mga kanangailangan ng tulong, to promote the culture of katutubo. That's good naman. Hindi mo naman pwedeng
atakihin yung mga ganyan. Pero bear in mind that ang ending ng istorya is against the government talaga, babagsakin, and eventually, ang nakakatakot kasi kapag tungkol kasi sa armadong pakikibaka, parang it's so hurting to know na yung mga mababait na mga tao, genuinely patriotic, dadalhin mo sa mga, sa ideya na kailangan talagang babagsakin ng gobyerno kasi marami ito. It's so heart-wrenching to watch young people getting hooked, hindi ka naman dito sa Europe, sa labas din, at namimili sila ng mga matatalino, yung mga popular, yung may capacity mag-organisa, marunong sila. We know that. So bakit hayaan pa natin? Kailangan kasi I agree with many who said we need counter-organizing, counter-propaganda, the good one. Kasi hindi naman pwedeng, we need sa Europa kasi, kahit magkakaiba yung ating posisyon, hindi man black and white ang sitwasyon buhay kasi. So, we respect what people do, what people think, what people say. Pero bantayan mo na rin lang na maagawan mo rin sila ng platform dahil nga sa pag-iisip na the government is bad. Yung gano'n, the government is bad, may problema ganito. Kahit naman sa ating sa aming mga pag-uusap, kapag magbanggitin mo na may problema ang gobyerno, kaagad-agad left na left ang sasalo sa iyo kasi ganito campaign tayo. Talking of campaign, halimbawa, isang magandang campaign na nga to start with yung tukol sa open the books of the Congress. Ito ay hindi anti-government, kundi asking exacting from the government what they are supposed to do, making our government work. So, yun lang. Sa si Jomo, wala masyadong epekto sa amin. Pero yung mga old people there, ngayon, sa kanila, they're trying hard to do something else. So, hanap sila ng butas. May mga leaders ng mga legal organization nila na napunta rito, consult dito sa mga matatanda. Yung bang, their clock has stopped. Kahit naman nung nandito si Joma, parang they stop, but they continue kasi it's inherent in the ideology to continue. They are feeding on issues. They are feeding on this resistance mo sa mga bagay-bagay. Kasi, syempre, gusto nila talagang palitan ang gobyerno. That's their right to think that way, to do that way. So, it's the job of the government, of the schools, tama naman si Inday Sara dyan, tama sila to prepare the whole society for that as well. Kasi manggaan naman ito ng pag-iisip ba? Para kay VP Inday, lahat kami dito, sa totoo lang, kung ito ay basihan lang sa katotohanan, binoto namin ang presidente dahil po sa pangangampanya ng vice presidente. Kaya siya nanalo dito. No, I'm referring sa France. And doon sa mga kami ay kahit anong tira kay Sara, yun ay propaganda lamang. At nasasabi na rin kanina ng aming secretary, si Miss Grace, nakapasok ang mga kaliwa sa Kongreso at nabibigyan silang pansin ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Kaya ito ay isa sa propaganda na mga ginagawa na lumalabas, na ginagawa ng mga kaliwa na lumalabas ngayon tungkol kay Sara. At kaming tunay na nakakaalam, tunay na supporter, hindi naniniwala. 100%! 100% po yan. Kami ay naniniwala kay VP Sara sa lahat ng kanyang proyekto, sa lahat ng kanyang ginawa. She is genuine. At lalo pa na sa kami mismo, SMNI, doon sa ginawa niyong efforts to campaign the unity team, pero ika nga ni Attorney Harry Roque, mukhang napunta sa, alam mo yun, napunta sa di magandang ending yung relasyon ng unity team. Bagong taon po ngayon, Year of the Wooden Dragon, ano ba ang hiling ng DDS Europe International sa ating bansa?
hindi lang sa Pilipinas, around the globe, na magkaisa tayo. Mahalin natin ang ating bayan at bigyan natin ng pagkakataon na ang ating mga kabataan, lalo na they are the promising people na to go forward for our country. Kasi sila po ang pag-asa ng ating bayan. Sana sama-sama tayo sa nation building dahil pagandahin natin ang Pilipinas katulad ng mga Israeli na diaspora. Pinaganda nila ang Israel at nagtulungan sila para sa pag-unlad ng kanilang bayang Israel. Gagawin din natin yan para sa bayan, para sa mahal nating inang bayang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat, mga Pilipino. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo, SMNI. Thank you, Chairman. Si Q naman sa France. Ano ang New Year's wish mo sa ating bayan? Well, ang New Year's wish ko ay sana hindi na tayo mabudol muli. Hindi na tayo, no? Maniniwala sa kung sino-sinong politiko. Doon tayo, sana... ginamit kasi ito eh. Sana talaga sama-sama tayong bumangon muli, no? Doon sa katotohanan, doon sa para sa ating bayan. Yun lang po. Yung pinakita ni FPRRD na pagmamahal sa ating bayan. Sana ganun tayo lahat. At sana ganun din ang ating presidente sa kasalukuyan. Thank you, Q. Si Ma'am Grace naman, ma'am. Ano po ang hiling niyo sa taong 2024 para po sa ating bayang minamahal? Una, hiling ko sana na yung IP bill ng Kongreso ni Congressman Romualdo ay mapag-usapan ng mga ating mga IPs. Malaking issue sa akin yan dahil taga-Camiguin ako at apektado yung aking probinsya. Pangalawa, gusto ko sana matingnan ng gobyerno yung issue ng cross borders. Those people na pumupunta ng Europa para maghanap ng better future at saka inaayos naman ng government ito. Sana maging systematic ang government pag-protect ng kanilang mga interest. At of course, pangatlo, I wish talaga that the Congress open their books. Kahit man lang kunyari lang ba. Kasi parang I'm supporting PRRD's idea na it's your money, it's the people's money, taxpayers' money. Let's open the books. What's wrong with that? At what's wrong with being accountable for once? Ngayon lang kasi nanawagan, kaya exciting actually yung reaction ng mga tao. It's not a call for civil disobedience, that's what people say. It's a call for, tsaka last, sana hindi nila iharas ng SMNI kasi nakakainis ba? Hindi mo alam kung anong gagawin. So I hope SMNI will be, I wish that SMNI will be able to encourage their million of supporters and subscribers to do something and protect SMNI ba? Hindi lang ito ngayon, hanggang ano pa yan, tuloy-tuloy kasi yan, MJ, yung pangharas sa SMNI. Galit na galit ako yung ginawa ng Kongreso. Yung ikinulong nila, yung ikinoconsider ko, mga bayani, modern day heroes, yan si Kai Eric and Doc Badoy. And I'd like to salute these two patriots, Kai Eric and Doc Badoy. Kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako. At natuwa ako no, ang mga premiers nagperma ng manifesto. Sana nakaperma ako doon, kailan? Hindi naman tayo PME graduate. Kaya itong si Sir Dado, dahil may manifesto siya, ako ang unang pumirma doon. Para naman I'll be counted part of Philippine history na ang isang tao, kagaya ko, as a citizen, Johnny Macanas, pumirma ako doon sa manifesto withdrawing my support to this lame duck president. Presidente na takot sa asawa. Pero sir, nung nakaraang election, di ba supporter po kayo kagaya po ni Sir Dado sa BBM Sara Tandem o Uniteam, di ba po sir? Yes, marami akong pagod, pawis
isa akong political blogger ni Mr. BBM, nagkalisorbe ako, nangampanya ako para sa kanya. But now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust, yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traitor siya. Inona niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Inona niya. Kaya betrayal of public trust ang nangyari. Kaya wala na. Hindi na ako yung dati na BBM supporter. But then, I still consider myself as Marcos loyalist ni President Marcos Sr. at ni First Lady Imelda Marcos. Sir, General, ano po ba ang mga red flag kung inyo pong babalikan? Na inyo pong napansin na nag-come to a point po kayo na iba na po ang pananaw po ninyo hinggil sa President Administration? Nako, ang dami. Kung listahan pa, unahin ko na lang yung ginawa sa SMNI. Ang natatanging istasyon na tumutulong sa gobyerno, sa Intev-ELCAC, para once and for all tapusin na itong kalaban ng bansa, itong CPP and PNDF, ganyan pa ang ginawa na sinuspend kayo. Ay, ang sarap sanang magmura dahil kailang ayaw kong magmura. Ang advice sa akin is relax lang. Easy lang. kayo pa na tumutulong sa gobyerno para matapos itong 54 years na communist insurgency, kayo pa ang sinuspend. Anong gusto ng gobyernong ito? Buhayin mulit ang mga NPA? Kaya mag-peace talks na naman sila. Yan ang isa, yung ginawa nila sa SMNI. Yung ginawa kina Doc Badoy, Kaerik, Sasasot, Maharlika, Banatbay. Wala na, martial law na sa... Wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Yun, ano pa? Bad governance, pangako, ang daming pangako na naipako, presyo ng bigas, 20 pesos kuno, gagawing 20 pesos, ngayon 50 pesos na, ano pa, dami, smugglers, ano yung sinabi ng SONA, smugglers and hoarders, your days are numbered, ang galing magsalita ang Pangulong ito, kailang SONA speaks only no action. Anong ginawa niya sa alleged smuggler na si Michael Ma? Inappoint niya na special envoy to China? Ay, grabe. Traba, droga. Ang grabe yung allegation ngayon na kasama si Mr. BBM sa narco list ni President Duterte noong 2017. Nakiusap lang si Senator Amy natanggalin. Tapos ito na, pulburon video. These are very serious accusations. Tapos ang presidente na very weak, tahimik, hindi man lang nagsasalita. Dahil hindi siya nagsasalita, this silence means yes. Sana kung talagang malinis ang nakaupo sa Malacanang, magsalita siya, sabihin niya, hindi totoo yan. Sino ngaling yan? Ito, i-drug test nyo ako, i-supervise nyo para patunay na malinis ako. Ano ang kinabukasan ng bansa natin, mga kabataan natin, apo, mga anak, kung ang namumuno ay pinaghihinalaan na sangkot sa illegal na droga? Dami, hindi ko na maubos ang daantas. Actually, may i-prepare akong listahan dito. Nailista ko, kailang ang haba, hindi ko natatapusin. Dami niyan, General. Ha? Sir, bago ko ipasa ang bola sa ating yes, partner. Yes, nakalista. Na si partner Admar Villando. Sir, gano'ng kahalaga yung moral ascendancy sa isang leader sa pamahalaan para magpatuloy po sa kanyang pamamahala sa bayan? Nako, it speaks of everything, yung leadership, moral ascendancy. Kasi ang basic ano ng leadership is set the example. Ganun lang yun. Ako, naging commander ako from platoon leader up sa pinakamataas, naging general. Simple lang, kung ano ang gagawin ko, dapat gawin din ng follower ko. Eh, yung ginagawa ng Pangulo ngayon, napakahinang Pangulo.
Anong nangyari? Binomba ang Marawi. Nagkalindol sa Mindanao. Nasaan siya? Tahimik. Wala siya, hindi siya nagpakita. Anong klaseng leader yan? So, ang dami pa. Ang nasusunod kasi ngayon, ito ang problema. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, eh walang iba kundi ang First Lady at saka si Speaker of the House. Hindi naman binotohan, not a single vote ang nakuha ni First Lady. Eh siya yung perception, ha, ito ng taong bayan, kasama ko. Ang First Lady ang nagpapatakbo ng bansa. Eh anong ascendancy ng presidente na yan? Useless. I-admire po ito. Doon lang ako muna sa exploratory talks at naging parang nabigyan pa ng boses din itong mga makakaliwa na nasa kamera na sa matagal na panahon, alam na militar na sila talaga ay konektado dito nga sa CPP-NPA. NDF, kayo po bilang isang sundalo, nabanggit nyo kanina, naging commander kayo, naging platoon leader kayo, nakasagupan ninyo mga Muslim rebels, nakasagupan nyo rin itong mga rebelding NPA, teroristang NPA. Kayo mismo ay buhay na saksi sa epekto na dala nitong mga salot sa lipunan na ito. And yet, nandun na tayo, sinasabi nga ng ating militar, ng ating pamalaan, panalo na tayo. Pero bakit pa tayo makikipag-usap sa kanila kung panalo na tayo? Iyon ang million dollar question ngayon kami na mga men and women in uniform. I cannot speak for those in the active service, ano, dahil bawal silang magsalita. But I know their sentiments. But for us, retired, ang daming tumatawag sa akin, ang daming nagte-text tungkol sa peace talks na yan. Merong tumawag sa akin, yung tatlong beses siyang inambos ng mga NPA. So ibig sabihin, tatlong beses siyang namatay, ang dami niyang sugat. Umiiyak sa akin, sir, ayoko yung peace talks na yan, ganito. So, one of the mortal sin. Tama ba yun? Mortal sin man tawag yun. Mortal sin ng gobyernong ito, yung is talks with the communist. Nahulog sila sa kumunoy ng mga CPP and PNDF. Yung nahulog sila sa belief na magkakaroon na ng final peace settlement, magkakaroon na ng pirmahan, magsosurrender ang NPA kunuhay. Kailan, what happens? Nung napirmahan na yung Oslo document, November 23, exploratory talks, believing na magsosurrender ang NPA. After one week, November 28, mayroon ng press release ang CPP and NDF. Naglatag ng limang impossible demands. What are these demands? Suspension of military operations. I-abolish ang NTF-LCAC. I-repeal ang anti-terror law. I-tanggalin ang terrorist tag ng CPP and NPA. Tapos palayayin ang more than 800 communist prisoners, convicted criminals. These are impossible demands. Kaya dito mo makikita, walang sincerity itong mga komunista at nagpapaloko itong Speaker of the House at itong Presidente. Kaya ay nako, abot langit ang galit ko sa gobyernong ito, itong pakipag-pipistoks na naman nila sa kalaban na malapit nang matapos, ngayon bubuhayin na naman nila. Marami na namang magbubuhis, buhay sundalo, kafgo, mga policemen and women in uniform. Okay, ganito, may nakausap akong mataas na official ng AFP na active pa rin, hindi ko lang pagitin ang pangalan. Ang nakarating daw na informasyon sa ating Philippine government, leaderless na ang CPP at willing na sila na i-gave up ang armed struggle. Yung NPA i-surrender na. Yun ang promise na nakarating. Eh naniwala ang Philippine government sa promise na yun. Kaya nagka-permahan sila ng Oslo, yung joint statement November 23 na ibalik ang usapan with the belief na magsusurrender ang NPA. Doon nagkamali ang ating gobyerno. Dahil never na mag-surrender ang NPA.
after 54 years, yung objective nila is still to overthrow itong existing democratic government at palitan ng isang dictator communist na gobyerno at sila ang mamuno. Ang peace ng mga communist is for this government to be toppled down at ang mamuno mismo, yan ang CPP-NPA. Ang peace para sa communist, mag-surrender ang Armed Forces of the Philippines and PNP. That is peace for them. Balik tayo na. Naman, ang peace for the NPA to surrender. O, sino ngayon ang mag-surrender? AFP? No way! Eh, ang NPA ayaw mag-surrender. O, anong papupunta ng peace talks na ito? It's a waste of time, waste of government money. Sayang lang ang ginagawa nilang ito. Okay, yung peace talks na yan, malala ko after yung ouster ni President Marcos Sr., pag-upo ng Cory government, yun na, yung mga peace talks nila, tinyente pa ako noon. Alam nyo, nandun kami sa bundok, nag-ooperate, gutom na ang kalaban dahil habang nandyan ang sundalo sa bundok, hindi makagalaw ang NPA. Yung panahon na halos wala nang makain ang NPA, gutom na. Mako-corner na sa amin, na kukonstrict na namin sila. Dahil sa peace talks, mag-order ang gobyerno for so many governments na nadaanan ko. Kung kailan pa na hinang-hina ng mga NPA, mag-order ngayon ng ceasefire dahil sa peace talks. Nako, galit na galit kaming mga men on the ground. Wala kaming magawa, back to barracks. Pero yung sa personal, ano, mas maganda sana dahil makapagpahinga kami. Kaya lang hindi. Habang nagpapahinga kami ng ilang buwan na ceasefire, pagbalik namin nung na-failure yung peace talks, grabe, lumakas na naman ang kalaban at kami ang nagiging biktima, kami ang nahihirapan kasi yung aming pinagpaguran ng ilang buwan nasisira lang dahil sa mga peace talks na ito. Dahil peace talks means recruitment, rearming, generation of funds, pagpapalakas talaga ng armadong NPA basta nagkakaroon ng peace talks. These are all useless endeavor na patunayan na natin panahon ni Tatay Digong. The best time sana na magkaroon ng settlement dahil si Tatay Digong talagang ibinigay niya ng todo. Nagbigay siya ng, I think, apat na cabinet post sa Leptes. Wala anong nangyari. Habang nag-uusap, ambos kaliwat kanan, kaya nagalit si PRRD, tinapos niya yung peace talks, nag-declare ng all-out war plus NTFL cut. Ngayon, napakaganda ng resulta ng NTFL cut. Napakahina na. It's just a matter of final ano, kung sa boxing pa, nasa last round na tayo, groging-grogi na yung kalaban. It's just a matter of follow-up na lang, ilang suntok na lang, matutumba ng kalaban. Ngayon, pina-time out ni President Marcos Cunuhay para maka-relax, makapagpahinga ulit yung boxer na NPA at lalaban muli ng sabayan. Ano naman po masasabi niyo, General, sa mga siguro iilan lang or meron talagang mga basher? Kayo, pupuna sa inyo na bakit naging political blogger, isa kang military man, siguro sa usapin ng militar, may say ka doon. Pero sa usapin ng sa ibang sektor, ay wala kang karapatan. Kumbaga, ganyan na general. Ano ba ang masasabi mo naman sa kanila? Ang masasabi ko, hindi ko ito ginusto. bakit pa ako mag-vlog? I don't need money sa vlogging dahil... yung pension ko as a two-star general sobra pa sa pangangailangan naming mag-asawa. Nag-vlog lang ako nung una is farming, family relationship, wholesome content lang. Hindi ko maintindihan bakit napunta ako dito sa political vlogging na ito. Parehas kami siguro ng kwento ni Captain Dado. Noong una si Captain Dado, ang kanyang content is yung karanasan lang niya. Parehas kami, karanasan ko. Hanggang hindi namin namalayan, turn of events. Dahil siguro sa pagmamahal namin sa aming bayan. Ayaw naming nakikita ang bansang Pilipinas na pinagsilbihan namin ng for so many years ay malalagay sa alanganin. Kaya napasok kami ni Captain Dado dito ngayon sa political vlogging kung itong aming pag-iingay
ay makakatulong. So be it. Kahit delikado ang buhay namin. Kanina, nag-usap kami ni Captain Dado. Sabi niya, Bok, mag-ingat ka. Mag-ingat tayo dahil itutumba tayo. Sabi ko, Bok, sige, ingat tayo. But kung this is our destiny, so be it. Itumba kung itumba. Total, lahat man tayo. Aalis sa mundong ito. Basta importante, maitumba tayo na may katuturan. So, hindi ko ito kagustuhan. I believe this is the will of God. Gamitin niya ako para makatulong sa bayang ito. And I am happy for it, for what I am doing now. Yes, Luzon, Visayas, Mindanao, nadistino ako, ano. At alam nyo, nabanggit mo yung pagbabago. Nako, the best change that ever occurred in our Philippine government, panahon ni PRRT. Grabe, yung I have, mayroon farm ako dito sa hindi mapasok ng sakyanan. Pagdating ni PRRD, ngayon simentado na. Ang daming magagandang bagay na magagandang bagay na ginawa ni PRRD na dapat ipagpatuloy na lang sana ng atrasyon. Instead ni pinagpatuloy, wala, sinisira. Kaya nakakadismaya. Sayang yung mga nasimulan ni Tatay Digong, kampanya sa droga, sa peace and order, good governance. Lahat ito masasayang lang kung magpapatuloy itong klase ng governance. Sana magbago sila. Yun ang aming panawagan ni Captain Dado. Yung manifesto na sinasagawa ni Captain Dado na sinusuportahan ko, kung madaming pipirma doon, abot ng milyon, sana mahimasmasan sila at magbago para maalis yung galit ng taong bayan, para magpatuloy ang kanilang termino at maayos ng lahat. Ganoon lang. Change in government, yun lang ang aming gusto ni Captain Dado. Sana marami ang pipirma sa petisyon na yun o manifesto para maramdaman ng gobyernong ito na marami nang nadidismaya sa kanila. Sayang yung mga nasimula ni PRRT na hindi nila ipinutuloy ngayon. Unahin ko muna kaming mga retired. Halos, hindi naman lahat, but napakarami ang mga retired. Nagme-message sa aking messenger, nagte-text, tumatawag, binivoice out nilang kanilang disappointments, pagkadismaya, gustong pumirma sa manifesto. Sa mga active naman, again, alam ko yung sentimento nila, kailang bawal. So, hindi ko na lang pag-usapan yung active dahil hindi sila dapat makilahok sa usaping ganito. Ang panawagan namin ni Captain Dado, hindi kami nagtatawag ng pag-aklas. Kasi naranasan na namin ako, naka-experience ako yung December 1989 na bloodiest kudita. Nag-participate ako doon at nakita ko yung masamang epekto. Ayaw namin ng violence. Hindi kami nananawagan ng magulo yung violent na pag-aaklas sa gobyerno. Ang aming panawagan is for the people to speak up just by signing their names sa manifesto para may paabot sa gobyernong ito na dismayado ang taong bayan sa kanila as para sa mga pumirma. Eh kung kukunti ang pumirma, just a piece of paper yun. Kailan kung makaabot ng millions. Yun ang amin. Just to give a strong message to this government to shape up, magbago, ayusin ang pamamahala. Kasi may pag-asa pa sila eh. May remaining 4 years pa, marami pang magagawa in 4 years time. Basta tapat yung galing sa puso ang serbisyo, hindi yung ang inuuna mga kamag-anak, kabarkada, mga campaign donors, mga oligarchs. Tama yung sabi ni Sas kanina, napanood ko yung interview ni Sas, wala nang demokrasya dito sa Pilipinas. Nagsisimula na, silent martial law na tayo dito sa Pilipinas. Kaya I don't know. God may intervene para masagip pa ang ating sitwasyon sa bansa ngayon. Maganda yung punto dito ni sa ating viewer na si Uniwise sa YouTube. Sinabi niya, hindi po hinihikayat mag-a-class, hinihikayat po mag-isip. Nagihikayat mag-observe. Observe, think, then speak up. General, sir, pag hindi po nagbago ang course ng administration,
bilang sa tagal niyo rin po na nagsilbi sa pamahalaan. Ano sa tingin niyo, sir, ang mangyayari pag walang kabig o walang adjustments na gagawin ang present administration? Okay, ulitin ko lang yung ito, idea ito ni Captain Dado, which I agree. Yung manifesto na pumakalat ngayon, there are 6 scenarios. Number 1, sa kaunti ang pumirma, say, mga 10,000, 50,000 lang, that's nothing. So, status quo. Dahil sa kaunti ang pumirma, tuloy lang ang ligaya ng administrasyon ito, matatapos nila ang termino nila hanggang 2028. Yun ang first scenario. Second scenario is, pag nakabot na ng millions, example, 10 million, 20 million signatures. Oh, that's something. Ang second scenario, mahimasmasan ang gobyerno. Uy, delikado. Marami nang dismayado. Let's shape up. Ayusin na natin ang panggobyerno. Yan po ang pinaka-the best sanang mangyari. Yan ang gusto ko personal, ha. Scenario number 2, magbago ang landas ng gobyerno ito dahil may pag-asa pa. Next scenario, number 3. Nakabot na 32 million signatures. Malakas na yon. Pwedeng mag-voluntary resign ang presidente. Kagaya ng ginawa ng tatay niya na pusang umalis para hindi dumanak ang dugo. Marcos Sr., ginawa niya yon, and that's their greatest legacy. Single act of greatness ni President Marcos Sr., yung umalis siya noong 1986 para walang mamamatay na isang Pilipino at nangyari yon. So, that's scenario number 3. Scenario number 4, grabe na ang panawagan ng taong bayan, ayaw pa rin niyang alis. Withdrawal of support ng AFP-PNP, kagaya nung panahon ni ERAP, forcible. Pipilitin na ngayon ang AFP-PNP na paalisin ng presidente dahil mag-withdraw na ang support itong AFP-PNP. That's number 4. Number 5, pwedeng lumaban ang presidente, aalis siya sa Malacanang, pupunta sa Ilocos Norte at doon magre-rebuild siya doon. Yun, another scenario yon. Scenario number 6, magkakaroon, aalis ang presidente, kailang ayaw niyang i-turn over kay Vice President Sara ang gusto niyang mangyari, military junta, military takeover. According to Captain Dado, that's the worst scenario. Hindi maganda ang military junta. That's the worst. Hindi, ayoko rin ang gano'n. Ang gusto ko lang, scenario number 2, magbago sila dahil may panahon pa para sila ay magbago. Sir, paano rin pipirma doon sa manifesto? Marami pong nanonood yan ng chat sa ating chat box. Paano rin po sila ang pipirma? Ang pagpirma nasa online. Nasa change.org. Nakapost doon sa Facebook page ni Captain Dado. But ang problema, maraming gustong pumirma but hindi marunong magpirma. Ang ginagawa ko, mayroon akong cell number na ina-announce sa aking mga vlog. At ang mga taong gustong pumirma, tinetext nila sa akin yung name, age, address, and cellphone number. Pag makuha ko yung bagay na yan, ililista ko na yan. Counted na nakapirma na sila para naman may consolidate. Either online na pagpirma or text na pagpirma. Pag-isahin namin ang aming mga lista ni Captain Dado at malalaman natin ang pulso ng taong bayan kung ilan ba yan talaga ang gusto nang mag-withdraw ng support sa administrasyon ito. Sir, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina regarding kay former President Duterte. May mga issue po ngayon na nandito na raw sa Pilipinas ang mga imbestigador ng International Criminal Court. Ano po bang masasabi nyo doon, sir? Ako, naniniwala ako dyan, ano? Na nandito na sila, palihim, pasikreto, dahil yun nga, yung sinasabi ni Attorney Roque sa kanyang mga vlog, na nalaman ng Pangulo na ang Presidente Duterte daw ay nakikipag usap sa mga military generals para magkaroon ng kudita. I believe, ano yun, marites yun, disinformation yun. Hindi gagawin ni President Digong yung mag-destabilize siya sa gobyerno ito. So, isip press back nila kay PRRD, yun, pinapasok.
palihim ang what's this, ang ICC, and that's again isang malaking kasalanan ng gobyernong ito, dahil maraming Pilipino na nagmamahal kay PRRD hindi papayagan ng Pilipino na may banyaga na aaresto kay PRRD. Magkakaalaman na pag dating ng panahon na arestoan nila ng PRRD, God may have mercy on our country. Sana hindi mangyari yon. May narinig akong balita, may isang abogado somewhere in Samar or Leyte, nag-file na ng petition sa RTC asking the court to stop yung pagpasok o pag-imbestiga ng ICC. That's a good move. Dapat ang korte ang magpigil. Kasi sampal sa korte natin yung ICC pagpasok sa ating bansa. Unfair sa isang presidente na he gave his all. One of the best president. Kapantay sila ni Marcos Sr. Para sa akin, Marcos Sr. and PRRD, they are my best president. Tapos, after all, yung napakagandang ginawa niya sa ating bansa, yun ang isusukli mo sa kanya, ipapaaresto mo sa ICC. Ako, I will not take this sitting down. Hindi ko pa sasabihin. Basta hindi ako papayag on my personal level na aarestuhin ng ICC ang Pangulong Duterte. Eh, ang panawagan ko is ano, yung peaceful ano lang. Kagayto, freedom of expression. Itong ginagawa namin ni Captain Dado, form of freedom of expression. Yung sinulat lang yung manifesto, papel lang yon. Yung mga gusto, edi pipirma. Kung ayaw, okay lang. Ganun lang yon. Hindi kami namimilit at hindi kami nananawagan ng sedisyon o pag-aaklas sa gobyernong ito. Tulong namin ito sa gobyerno para mahimasmasan, para ipakita sila, para rating sa kanila ang mensahe na maraming nadidismaya. Yun ang amin. So, sa mga tao na gustong pumirma, hanap kayo ng paraan na makapirma sa online. Sa namang hindi makapirma sa online, mga senior citizen, yung nasa liblib na lugar, eh abangan nyo yung aking vlog, may cellphone number akong ibibigay. I-text nyo lang ang inyong name, address, age, and cellphone number para counted kayo. Yun na po yung mahayang pagpapahayag. Sovereign will of the people, iparating natin ang ating boses sa gobyerno ito na dismayado tayo. And I hope everything will go well. Ayaw natin ng gulo. Naranasan na namin ng gulo yung service ko, 34 years magulo. Gusto ko ng tahimik lang na pamumuhay. Ayusin lang ang pamumuno. Kagaya ni Tatay Digong, wala may problema nung siyang namuno. Iba kung ganun lang style Duterte lang na, no? Hindi, iba-ibang style of leadership. Ganun lang, galing sa puso lang dapat ang pagsisilbi. Hindi kung uunahin mo kasi ang sarili mo, unahin mo ang interest ng iba, mga oligarchs, doon tayo nagkakagulo.